Kevin Raffles ng Rizal. Hi, Kevin! Hello po! Kamusta ka? How are you today? Finally! Palagi mong ginagawa sa akin yan. Basta stroke ako niyan, mamang naman eh. Ako, hindi. Hindi, matibay ka. Kevin Raffles. Okay ka naman. Good ka. Oh, sir, sobrang saya lang po. Bakit ka? Bakit ano? Sobrang saya? Kasi po, dati po, audience lang po ako eh. Tapos, ah! Nanuluha-luha siya, Kuya Kim. Dati siyang audience dito sa atin. Aww. Ano kaya masasabi ng ating inampalan? Masasabi ko lang, grabe, taas ng range ng boses mo. Siguro, kung meron lang akong mako-comment, dun sa mga unang part lang, yung Into the Midnight Sun, tsaka yung Love Affair, parang for me lang, it's kind of too early na medyo baguhin mo yung, mag-deviate ka sa original melody. Dapat yung mga unang parts ng song, dapat para siyang tribute dun sa original artist. And how do we pay tribute is, i-acknowledge muna natin yung original melody to give tribute dun sa original artist na nag-perform. And then, pwede mo nang gawin yung, ano, yung artistry mo, i-apply mo yung sarili mong sound. Yun lang naman. And dun sa high notes, siguro medyo tumaas lang yung standards ko sa high notes ngayon dahil napakagaling nung isang finalist namin nung season 1, si RD. Kaya parang medyo nakukumpara ko konti yung high notes nyo. Siguro konting consistency pa sa pag-birit mo dun sa high notes. Mas maramdaman lang namin na medyo shaky siya eh. So merong effect na parang pipiyok na ba siya or bibitaw na ba yung boses niya. So siguro kung magkakaroon ka ng chance mag-perform ulit, make it a point na talagang sapul, apinado yung pagsapul mo dun sa high notes. Yun lang naman. Pero ang lakas ng loob mong kantahin yung kanta na yan, napakahirap niyan. Kaya congrats. Thank you so much. Okay, Kevin. Okay sa akin yung range mo, mataas ang boses mo. Pero siguro, feeling ko mas lalabas pa yung ganda ng boses mo kung iba sigurong kanta. Sa song choice siguro. Pag sinabi mong etong kantang to, Faithfully, mataas eh. So, ang thinking natin is mag-focus tayo, yun ang practicing natin yung mga birit parts, matataas. Which is, nakalimutan natin yung mga mellow parts na shaky. Shaky talaga siya dun sa mga mababang notes pa lang, yung mga chill pa lang na part. So, lumabas din siya nung bumirit ka. Minsan, hindi laging sa birit parts tayo nakafocus. Bigyan pansin din natin yung kabuuan ng kanta. Buong kanta yung mensahe, yung mga atake na proper para dun sa kantang yon. Okay? Still, congratulations sa'yo, Kevin. Thank you po. Kevin, mahirap itong Faithfully. May nakukulangan lang ako sa isa dynamics. Itong kantan to kasi kailan may konting bira. Kasi yun ang hinihingi niya. Lalo na doon sa chorus, doon sa parts ng chorus. Kailangan may emphasis. Kailangan may diin ng konti pa. Yung mga ad-libs mo na iniba mo, medyo i-hit mo ng tama. Kasi medyo kinakapos lang ng konti. Meron lang isang word na medyo kailangan mo i-pronounce ng tama, yung wheels. It should be wheels, not wills. Long E. Ha? Yun lang naman sa enunciation. Adlib, okay. Sapulin mo lang. Tapos lagyan mo lang ng konting puso pa. Kasi nakukulangan ako. Okay. Maraming salamat. Ang comments ng ating mga inampalan talagang hinubog ng taon ng experience. Totoo yan. Mm. At ito na po, anong score naman kaya ibibigay ng ating mga inampalan? Kevin, ang mga stars na ibibigay ko sa'yo today ay... 3 stars! Kevin, ito naman ang mga between para sa'yo. 3 stars! Maraming salamat! Nakuha na namin ang scores ni Renz para sa ating dalawang kalahok bago natin i-reveal ang total stars ni Diana at Kevin. Renz, paano ka nag-decide kung sino ipapanalo sa labang ito? Ang nakapag-convince sa akin para kung sino ang mas na manalo today ay yung kanyang consistency. Consistency sa lahat ng parts ng kanyang kabuuan ng kanyang pag-awit. Yun lang. Consistency. Consistency. Maraming salamat. Yeah,
pinanood mo hanggang sa dulo itong video na ito, abay, very good ka! For more happy time, watch more TikTok Lock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.